Magandang araw muli mga bata. Kamusta? Ang mga bagay na solid, liquid, at gas ay may kanya-kanyang katangian. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mga katangiang taglay ng mga bagay o material na solid. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang mga katangian ng solid. Maglista ng mga bagay na makikita sa tahanan. Magaling. Tama. Mahusay. Tama. Magaling. Alamin na natin ngayon ang mga katangian ng solid. Una, ang solid ay may kulay. Isa sa mga pisikal na kaanyuan nito ay ang kulay. Sa tulong ng liwanag, ang iyong mga mata ang ginagamit na organ upang makita ang mga kulay ng bagay sa paligid katulad ng pula, dilaw, puti, asul, rosas, lila, at kahel. Pangalawa, ang solid ay may mga hugis. Ang hugis ng solid ay hindi nababago. Ang molecules ng solid ay bahagya lamang ang paggalaw dahil sa ito ay dikit-dikit at siksik. Ang ilan sa mga halimbawa ng hugis ng solid ay bilog, biluhaba, tatsulok, parihaba at parisukat. Pangatlo, ang solid ay may tekstura. Ang tekstura ay tumutukoy sa panlabas o ibabaw na katangian ng isang bagay. Katulad ng hugis, maaari mo ring matukoy ang tekstura ng solid sa pamamagitan ng paghawak dito. Ang mga tekstura ay maaaring malambot, matigas, makinis, at magaspang. Ang solid ay may sukat. Ang mass ay likas na katangian ng isang bagay. Ito ay tumutukoy sa dami o laki ng material na taglay ng isang bagay.
Tingnan natin ang larawan ng dalawang lapis. Masasabing ang lapis A ay nagtataglay ng higit na mas dahil sa mas malaki o madami ang material na ginamit dito upang mabuo ang lapis A kaysa lapis B. Ang mga instrumentong ruler, meter stick, at medida ay maaaring gamitin kung nais mong makuha ang sukat ng isang bagay. Ang solid ay may timbang. Ang timbangan o weighing scale naman ang ginagamit kung gusto mong malaman ang bigat ng mga solid na bagay. Kilograms o grams ang unit na ginagamit dito. Kapag mababa ang timbang, ito ay nangangahulugan na magaan ang solid. At kung mataas naman ang timbang, ito ay mabigat. Pang-anim, ang solid ay may volume. Kung nais mo namang makuha ang laki o liit ng nasasakop ng isang regular na hugis ng solid sa isang espasyo, kinakailangan mong makuha ang volume nito. Ang volume ay tumutukoy sa sukat ng nasasakop ng isang bagay sa espasyo. Nakukuha ang volume sa pamamagitan ng pag-multiply ng haba, lapad, at taas nito. Halimbawa, may 9 na taas, 6 na haba, 4 na lapad. Para makuha natin ang volume, haba, i-multiply sa lapad, at i-multiply sa taas. Tingnan kung paano natin nakuha ang 216. 6 inches o haba times 4 inches o lapad ay 24 inches times 9 inches o taas ay maging 216 inches. Ngayon naman, subukin natin ang inyong mga nalalaman. Basahin ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, ano ang katangian ng bulak at espongha? Pangalawa, ang malaking bato, telebisyon at mesa ay? Ang tuwalya ay bagay na ginagamit mong pamunas. Kapag ikaw ay naliligo, ano ang dapat mong gawin pagkatapos mo itong gamitin? Pang-apat, ang guro mo sa science ay nagpapapadala ng bagay na matigas at
mabigat. Alin sa mga sumusunod ang dadalhin mo? Panglima, ang plato, baso, kutsara, at tinidor ay mga bagay na magaan. Ginagamit mo ito sa pagkain. Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mong gamitin ang mga ito? Pagsunod-sunurin ang mga pangungusap para mabuo ang aralin sa araw na ito. Lagyan ng bilang 1 to 4. Matapos na malaman ang katangian ng mga solid na bagay, alamin kung paano nakatutulong sa iyo ang mga katangian ng solid na matter. Paano mo ginagamit ang mga bagay na matigas at malambot, magaspang at makinis, magaan at mabigat? Lagyan ng check ang hanay na naglalarawan sa katangian ng solid at isulat ang gamit nito.